Para sa pamilya Kagayat, ang kultura ng pag-uukit ay isang pamana na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Pero ayon sa master carver na si Paloy Kagayat, kakaunti na lang ang mga batang interesadong mag-ukit ngayon. Marami ang mas pinipiling mga ibang bansa o di kaya'y umukit ng landas sa ibang larangan. Dalar eh. Tsaka hindi mo kailangan mag-aral ng matagal na katulad ko na bago natuto sa pag-ukit ng kahoy ay mga 4 na taon na kailangan may napakaraming pang-ukit. Samantalang sila, 4 na pang-ukit lang, nakakatapos na sila o kaya kutsilyo lang. Ilan sa mga anak ni Paloy, nagbago na ng karera. Laking pasalamat niya na nagkaroon ng hilig sa pag-uukit ang kanyang bunsong si Franco. Kahit papaano, may magpapatuloy sa kanilang kinagisnang tradisyon. Pero hindi lahat katulad ng pamilya Kagayat. Naalala ko si Pio, may magtutuloy pa kaya ng kanyang talento? Ito si Neil Bagamano, isa sa mga apo ni Pio. Bagamat baguhan pa lang sa pag-uukit, nakitaan na ng talento si Neil. Mahusay siyang gumuhit at maglagay ng detalye sa mga obrang pwedeng-pwedeng maihanay sa mga likha ng mga maestro ng kanilang bayan. Di tulad ni Pio na imahinasyon ang pinapagana sa bawat obra, metikulosong sukat at guhit ang ginagamit ni Neil sa kanyang mga ukit. Para matiyak na maging ang mata, ilong at bawat hibla ng kanyang gawa maging perpekto. Ano yung kakaibang galing ng lolo mo? Yung bilis siguro mo. Mas mabilis siya gumawa. At kabisado nga po yung ginagawa. Oo. Hindi daw siya gumagamit ng drawing. Ayun po, hindi po siya masyado tumitingin sa mga kopyahan o sa mga drawing. Parang kabisado na nga po talaga. Eh, nakakita ko paraan niya sa pag-portrait. Nakikita, talo ako. Yung akin ay ano lang eh, calculation na eh. Ayaw kanya eh, talaga naka-portrait siya, naka-drawing ka agad. Tinalo ko sa paraan. Kaya ang kanilang hatian, si Pio ang uukit ng katawan. Si Neil naman ang bahala sa mukha. Sa ngayon, nagbalik na sa kanilang tahanan si Pio. Inaalagaan siya ng kanyang anak at apo. Sa tulong ng kanyang apo, unti-unting naibabalik ang dating Pio. Sana hindi mapatid ang ipinamanang talento. Sa ngayon po kasi ikaw, konti na lang kabatang may interest mag-ukit eh. Eh bakit ikaw gusto mong ito pa rin? Kasi po, ayaw ko masayang yung talent naman na naibigay sa akin. Para magamit ko din po. Itutuloy ko itong ginagawa namin na pag-ukit. Kasi may kita naman kami dito. May patuloy rin yung kultura ng tradisyon dito sa Baytay.